formal to sa bahay ni Lola. Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang matandang bahay na kilala sa tawag na bahay ni Lola. Ang bahay na ito ay itinayo noong panahon pa ng mga Kastila at pinaniniwala ang tinitirhan ng isang masamang espiritu. Si Caro, isang minatiriyong sabik sa mga kwantong kapabalikan, ay nagpas siya na magbakasyon sa bahay ng kanyang Lola. Si Lola Remedios, matagal na niyang naririnig ang mga kwento tungkol sa mga kakaibang bagay na nangyayari dito. Kaya't naisipan niyang alamin kung totoo nga ang mga ito. Pagdating ni Carlo sa bahay, sinalubong siya ng kanyang Lola na nahalataan kinatatakutan ang bahay. Huwag kang magpatagal sa mga lumang kwarto. May mga bagay doon na hindi dapat pakialaman, babala ni Lola Remedios. Hindi naniwala si Carlo sa mga babala na kanyang Lola. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, sinimulan niyang kalugarin ang bahay. Ang bawat takbang ay tila bumibisad at ang bawat pintuan ay nagkikis-kisan na tila may gustong kumawala mula sa loob. Narating niya ang isang silid sa ikalawang kalapag na hindi niya na napapasok noon. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang malamlam na liwanag mula sa buwan na pumapasok sa bintana. Sa gitna ng silid, may isang antikong aparador na puno ng alikabok. Hindi maipaliwanag na para saan nag-udyo kay Carlo na buksan ito. Pagbukas niya, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya at takit niyang isang lumang manika na mukhang nasira na sa katagalan. Biglang pumatay ang ilaw sa buong bahay. Nagsimulang lumamig ang paligid at narinig niya ang isang boses na nagmumula sa likod niya. Bakit mo akong ginising? Bulong ng boses na may halong galit at buot. Paglingon niya, nakita niya ang isang anino ng babae na may dukupang damit at walang mata. Sa takot, nagtatakbo si Carlo sa palabas ng silid. Ngunit bawat hakbang ay tila nagpapalapit sa kanya sa anino. Natinig niya ang hakbang ng kanyang Lola, papalapit sa kanya. Carlo, malis ka na dyan. Sikaw ni Lola Remedios. Ang maramdaman ni Carlo ang kamay ng kanyang Lola. Parang naglaho ang anino at nagbalik ang ilaw sa bahay. Ingal na ingal si Carlo habang niyayakap siya ng kanyang Lola. Sabi ko sa iyo, huwag mong gagalawin ang mga bagay dito. Sabi ni Lola Remedios habang lumuluha. Ang espiritu ni Clara, ang kapatid kong nasuwi sa aksidente, ay hindi pa rin matahimik. Simula noon, hindi na muling nagtangka si Carlo na galugarin ang lumang bahay. Naiintindihan na niya ngayon na may mga lihim na mas mabuting nananatili sa dilim, sa mga anino ng nakaraan, at sa mga pinto na hindi dapat binubuksan. Ang kwento nito ay isang paalala na ang pagkalang sa mga bagay na hindi natin naiintindihan ay mahalaga. Lalo na kung ang mga ito ay bahagi ng kasaysayan at karanasan ng ating mga ninuno.